Dumating na sa Komisyon ng Election Central Office ang kahon-kahong 47,500 certificates of candidacy at certificate of nomination mula sa local offices nito sa iba't ibang parte ng bansa. Dito ang simula ng paghimay ng COMELEC sa bawat COC, pati na rin sa certificate of nomination at certificate of acceptance of nomination sa party list groups. Yung makakatanggap ng two or more nominations mula sa dalawang duly registered political parties ay bababaliwala ang nomination na yan. Magiging independent candidate siya. Kung ikaw din naman po, isang tao na nakapag-file ng two or more COCs, lahat po yan makikita namin, mababaliwala ka rin po namin. Ang COMELEC Law Department at Election Records and Statistics Department tinitignan din kung may naghain ng COC na sakop ng perpetual disqualification to hold public office order ng Office of the Ombudsman. Ang mga pasok dito, agad nilang tatanggalin sa listahan, sabi ni Laudianco. Hanggang alas 8 ng gabi tatanggap ng COC at CONA ang Commission on Elections at ang mga ito ay sasalain nila hanggang sa buwan ng Nobyembre. May hamon naman si COMELEC Chairman George Irwin Garcia kasunod ng Pulse Asia September 6 to 13 survey ukol sa kagustuhan ng karamihan sa mga Pilipino na marinig mula sa mga gustong kumandidato kung ano ang plano tungkol sa trabaho, peace and order, internet access, kuryente, mass transportation system at illegal drugs. Ibig sabihin, base sa lumalabas na mga surveys na ganyan, ang mga kababayan natin ay mas pinipili yung issue-based campaign, hindi yung personality. Nakakatuwa yun dahil nagiging kakaroon na ng sense of maturity ang mga kababayan natin. Ikinakasa naman ng grupong alyansa na nagkakaisang mamamayan o anim ang disqualification case laban sa pamipamilya naghain ng COC. Nakakasa na po ito next week, Friday, October 18 po, 11 o'clock na umaga, magkita-kita po tayo sa COMELEC, Intramuros, yung anti-dynasty committee ng anim, magsasampa ng disqualification cases laban po sa mga klarong-klarong political dynasties. Plano ng grupo na iakyat ito hanggang sa Korte Suprema. Ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE, suportado ang hakbanging ito ng anim, pero walang planong sumali rito. Papatak na yan sa usapin ng partisan na trabaho kasi magpa-file ka ng kaso pagdating sa particular candidate. So, ang LENTE naman ay non-partisan. So, hindi tutulong yung mga members namin. Kung tutulong man, hindi na siya in his or her capacity as a LENTE member. Makailang ulit ng bigong makalusot sa Kongreso ang mga inihahaing panukalang batas kontra political dynasty. Sherian Torres, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.